Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Filipino 3, Quarter 4. Tayo ay nasa Week 3. Atin ngayong pag-uusapan at pag-aaralan ang tungkol sa pag-uugnay ng binasa sa sariling karanasan. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang maiuugnay mo ang mga binasa sa sariling karanasan. Sa pagbabasa ng kwento, hindi lamang natin nakikilala at nakukuha ang mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag. Maaari din nating iugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa ating buhay na nagdudulot ng kasiyahan at kalungkutan. Sagutin ang mga tanong ang mga sumusunod na katanungan ng upo o hindi po. Number 1, naging malungkot ka ba dahil hindi ka makalabas ng inyong bahay noong enhanced community quarantine? Number 2, nainip ka ba sa matagal na paglagi sa loob ng bahay? Number 3, gusto mo na bang mag-aral at pumasok muli sa paaralan? Number 4, naranasan mo bang mapagalitan ng iyong tatay o nanay dahil hindi ka nakasunod sa kanilang utos? Number 5, naranasan mo bang tumulong o magbigay ng pagkain sa mga kaibigan o kamag-anak ngayong pandemya? Subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung ang isinasaad na patakaran ay pinatupad noong enhanced community quarantine at egis kung hindi, ito'y pinatutupad. Number 1, hindi pumapasok ang mga mag-aaral sa paaralan. Check! Number 2, walang sasakyan ang makikita sa kalsada. Check! Number 3, bawal ang mga bata na maglaro sa labas ng tahanan. Check! Number 4, malaya akong nakapaglalaro sa parke. Egis. Number 5, maraming pumunta sa bahay namin noong birthday ko. Egis. Mahilig ka ba sa gadget? Ilan ang gadget mo? Basahin nga natin ang kwentong ito. Si Mikay at ang gadget ni Dr. Maria Lilaine E. Bernabe. Kapansin-pansin sa panahon ngayon na wala nang batang nais maglaro sa parke. Kahit tindahan ng mga laruan ay hindi na rin napupuntahan ng mga bata dahil mas gusto nila ngayon ay gadget. Naiiba ang batang si Mikay. Hindi siya ibinibili ng gadget ng kanyang magulang. Nanay, kailan niyo po ba ako ibibili ng cellphone? Tanong ni Mikay. Masyado ka pang bata para dyan, huwag kang mainit, darating din ang panahon. Ibibili ka rin namin ng cellphone. Tugon ng ina. Magtiwala ka, hindi mo kailangan ang mga iyan upang ikaw ay sumaya. Dagdag pa ng ama. Nagalit si Mikay dahil ayaw siyang ibili ng magulang niya ng cellphone. Nakakainis naman. Ako na lamang ang batang walang cellphone. Hindi tuloy ako makasunod sa pinag-uusapan nila. Naging malungkotin si Mikay. Napansin ito ng kanyang mga magulang. Kaya lahat ng paraan ay ginawa ni Mikay upang ibili siya ng cellphone. Naging masipag siya sa gawaing bahay. Tumulong sa pagluluto sa kanyang ina. Naghahain ng pagkain at naglilinis ng bahay. Kaya naman, nanibago ang mga magulang sa ipinapakitang kasipagan ni Mikay. Naninibago ako sa iyo, anak. Parang alam ko na ang gustong hilingin, ang sabi ng kanyang ina. Gusto mo ba ng cellphone? Tuwang-tuwa si Mikay sa tanong ng ina. Opo, nanay. Alam mo naman po na gustong-gusto ko talaga na magkaroon yan. Para po mabilis kong makausap ang aking mga guro at mga kaklase kapag may itatanong ako sa aming mga aralin. Sige, ibibili kita pero sana hindi ko makikita na laging pagsiselfon lamang ang ginagawa mo, paalala ng ina. Upo, nanay, pangako. Ibinili na nga si Mikay ng cellphone ng kanyang magulang. Simula nang magkaroon ng cellphone si Mikay, unti-unti nang nauubos ang oras niya. Dahil sa labis na paggamit ng cellphone, ay nalimutan na niyang gumawa ng takdang aralin.
kahit pagkain ay hindi na rin niya napapansin at tila hindi na siya nakakaramdam ng gutom. Nawala na rin siya ng oras para makipagkwentuhan sa kanyang mga magulang. Higit sa lahat ay unti-unti na rin nakakaramdam ng paglabo ng mata si Mikay. Hindi pa rin nawala. Nawala ang labis na paggamit ng cellphone ni Mikay. Isang araw, nasira ang cellphone niya at wala pa silang pera upang palitan ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Sige nga, sagutin nga natin ang mga sumusunod na tanong. Number 1, ano ang gustong ipabili ni Mikay? Tama, ang gustong ipabili ni Mikay ay cellular phone o cellphone. Number 2, bakit niya kailangan ng cellphone? Ang sagot ay, kailangan niya ng cellphone upang makasunod sa uso at para na rin sa kanyang pag-aaral. Number 3, nakatulong ba kay Mikay ang cellphone? Ang sagot, hindi po ito nakatulong sa kanya dahil hindi niya naman ito ginamit sa pag-aaral. Number 4, paano ipinakita ng magulang ang kanilang pagmamahal kay Mikay? Ipinakita ng magulang ang kanilang pagmamahal kay Mikay sa pamamagitan ng pagbili ng cellphone at pagsuporta sa gusto niya. Number 5, ano ang aral na napulot mo sa kwento? Ang labis na paggamit ng gadget ay masama sa ating kalusugan at sa relasyon natin sa ating pamilya at kapwa. Lagi nating tatandaan na ang karanasan ay bahagi ng buhay na may hatid na aral. Ito man ay karanasan mo o karanasan ng ibang tao. Ito ay ating guro na tumutulong sa atin upang mahubog ang ating pagkatao. Kapag naiugnay mo ang iyong karanasan sa nabasang nangangahulugang, mas higit mong naunawaan ang iyong binasa. Subukan naman natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Ibahagi ang kaparehong karanasan sa kwentong binasa na si Mikay at ang gadget. Isulat ang ginawang pag-uugnay ng iyong karanasan sa sagutang papel. Ito ay ang naranasan ni Mikay. Maglaro maghapon ng gadget, tumulong sa gawaing bahay, magtampo sa magulang, ibili ng nagustuhang bagay, at napabayaan ang pag-aaral. Ito naman ay naranasan ko. Maglaro sa parte, maglaro ng cellphone, tumulong sa gawaing bahay, maggawa ng taktang aralin, makipagbanding sa magulang at kapatid. Ngayon naman, isulat ang iyong naging karanasan noon at ngayon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga ginawa o karanasan mo noong walang pandemya at ngayong pandemya. Number 1, pag-aaral. Pumasok sa paaralan noong walang pandemya. Noong ngayong may pandemya, online class at pagsagot sa modules. Number 2, paglalaro. Noong walang pandemya, sa labas ng bahay. At ngayong may pandemya, indoor games. Para sa number 3, pamamasyal. Noong walang pandemya, sa malls at ibang puok pasyalan. Ngayong may pandemya, online surfing. Para sa number 4, bata. Noong walang pandemya, pumapasok sa paaralan at naglalaro sa labas. Ngayong may pandemya, sa bahay lamang at bawal lumabas. Sa number 5, kapaligiran. Noong walang pandemya, madaming polusyon. Ngayong pandemya, nabawasan ang polusyon sa daigdig. Ayan, sana may natutunan kayo sa isa naman nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot 4A Filipino 3 Learners Material, Quarter 4, Week 3. Thank you for watching and God bless everyone.